ko, kailangan nila mag-split push at talagang hold, talagang kapit lang. Kasi, hold your horses. Hold your horses kasi malaking push itong next na mangyayari sa season. But, okay, kailangan ko maging devil's advocate dito para sa video kasi sa ginagawa natin. Oh, man. Kapag hindi nag-risk yung brand e-sport, nilalay nila yung inevitable. Mm. Matatalo sila dito ng slow and painful loss. Hindi net loss lang. Kung baka kailangan na talaga nilang sumagot din sa binabato. Speaking of, sasagot, here comes a bouncing ball para kay Light na si Clark Easy. Walang Firaga armor again for TNC. Hinabol dito ni Three Martiz si Clark Easy. Minus one para sa side ng Brand Esports. This might be it. Tapos, yun si Chu. Nasa may top lane, magpupush na ng mga tore against this Brand Esports squad. But the two players of Brand ay nandun para dumipensa. Just look at the damage. Pwede pasukan shadow kill para kay Chu against Chu. Tapos patay batida si Fyu. And for that, 2-7 ang ating score. Aggressive ni Chu dito. Grabe, sobra. Napaka-aggressive. TNC, ito na yung sinasabi natin. Kailangan na mag-risk ng Brand. And with those risks, kailangan na lang maging gumawa ng calculated risks. Speak of risk, nag-risk po asok dito si Light pero last insanity para kay Clark Easy. Para alam nila na mas masakit ang damage dito ng TNC, kailangan nila mag-back away. For Brand Esports dito, aantayin nilang pumasok or aantayin nilang mabuhay si Flap Easy 18 seconds bago mabuhay isa sa mga crowd control niya. Actually, the sole crowd control na consistent for Brand. Oh. Kasi si Rafaela dito, actually yung holy baptism niya is depende kung tatama. Oh, tsaka ano kasi dito, I hope you agree with me, Tads, ha? Na ang daming ano, ang daming area of effect din na meron kang Order of Brilliance, meron kang Feathered Airstrike. Si Lasty dapat yung pang-counter nila. Bakit counter si Lasty? Hindi dahil sa Holy Baptism, dahil dun sa movement speed. Kapag ka biglang nagbigay ng movement speed, hinil niya, healing for everyone. Dapat nagpupulasan na sila. Yeah. Well, I actually agree on that one. Pati meron pa silang isa pang hero na talagang pwedeng promote na tumulong dito sa side ng Brand Esports to at least absorb or at least disrupt the backside of TNC, which is si Rebo. Kaso ang nangyayari, si Rebo naman kasi, yung damage output ng dalawang mages is sobrang lakas na nakakakuha lang din ng Divine Glyph ni Kose na hindi na kayang isustain ni Rebo yung damage, yung magic damage. So the best thing that he can do for Rebo is to attract or at least siguro makipaglaro kay Chu pati kay Trimar Tizzy dun sa may physical battle time. At tama, kumbaga kukuhanin niya attention ni Trimar Tizzy kasi for Trimar Tizzy now, sa side ng TNC, dive lang siya ng dive eh. So kung malayo dito ni Rebo, yung kahit isang specific hero, kung si Trimar Tizzy, ang kanya makuha doon, malaking space na agad for Brand para ma-penetrate dito yung mga players ng TNC. Pero here comes the conceal. Naka-ready ang mga players dito ng TNC for the engage and Brand, alam nila kung nasaan ang kanilang kalaban. Take note, Trimar Tizzy already has that Malefic Roar additional na agawan pa ng buff. Yung napadaan ka na lang, nakakuha ka pa. Hi, hello. Hi, hello. Thank you. Ay, bilis mong dumating. Ay, bilis mo rin umalis. Iba ang nagsaing at iba rin ang kumain. And hindi na nila kinailangan gamitin yung retribution in the first place para sa Lord. Kasi alam nila, Brand Esports, hindi sila magpipilit. Hindi talaga sila magpipilit. Gaya na sinabi ni TBZ, makikita naman natin goal lead for TNC, napakalaki, knowing na ang hero dito ni Rebo is dapat siya'y mauuna in terms of the gold. So, knowing that he is still at 0-3-0, mahirap para sa kanya. Look at that! Isang pasok lang dito ni Chu. Ganon yung damage. Si Kyrie Irving ng ano? Kyrie Irving ng Hayabusa. Nakita mo yung shaken and bake lahat. Shaken and bake. Ang ginawa niya, 4 cardinal directions, north, south, east, west. Wala, lahat ginawa. Lahat pre, yung shuriken, lahat pumunta ng point to point. Ganun siya kabilis.
Grabe, pero parang... Pero sa kabilis, humahabol ni Shuriken. Naano niya rin yan, A squared plus B squared plus C squared. Pero yeah, here comes the Lord jumping in sa inhibitor turret ng Bren Esports. Na sino natin kung papasukin dito, light, makaredy, naka-flex. Mahuhuli niya dito si Flop Easy, pero merong inhibitor turret doon para dito sa Bren Esports. Kailangan nilang bumipensa, Lord, nandito na. Tapos madedepensahan ng Bren Esports. May iwan si Trimart Easy against Carl Easy. And a disengage for our teams. But the good thing for Bren Esports, if you're a Bren Esports fan, it's not set. Kita natin yun. Pumasok na naman sila. Sila ito. Bibigyan na liwanag for the side of Bren. Ay, for the side of TNC. And for that last player standing, Rebo of Bren Esports. Sabi nga nila, ang mga nagtuturo sa'yo kadalasan, sila din ang pwede mong bigyan. Pero for that, it's gonna be, it's safe to say that it, this is TNC for our series win. Nandito na, welcome to TNC TV. Pinasok pa nga ni Joe. Grabe naman yon. And at our luck, 4 TNC.